Magandang umaga po. And of course, ang mga kasamahan kay Vice President Director Delio Ambal from San Jose District. Our members of the board from Taisan District, Director Edith Sara. Yan, ang atin pong kasama rin sa board from Lubo District, Director Mary Jean Ramos. And from Lipa City, our Board of Director Alma Mendoza. Yan, kay Director Alma from Lipa City District. Of course, sa ating Director from Alitagtag District, kay Director Amor Ilagan. Yan. Sa ating pong representative ng Cuenca District, kay Director Mar Anthony Sguerra. Ganun din sa ating representative from Apini and Tingloy Districts, kay Director Sagani Villanueva. And we also have here our former director and former board treasurer, Director Jojo Achenza from Lipa City. We are very honored of your presence. And finally, our distinguished guest today, our former member of the board of directors, siya rin po ay former board president ng Batelec 2 from 2008 to 2010, a former House of Representative from party list 1K, na tayo rin po ang kasama na nagtaguyod para maupo sa Congress sa loob ng dalawang termino from 2010 to 2016. And former mayor of the municipality of Padre Garcia, and right now siya na magpapaliwanag kung ano ang kanyang masusunod na gagawin. Pero gusto kong bigyan ng diin na ang taong ito ay napakalaki ng naging ambag sa kung saan naroon ngayon ang ating kooperatiba. Doon sa mga hindi nakakaalam, noong ang ating kooperatiba ay dumaan sa matinding pagsubo noong taong 2006, isa siya kasama ang ating ngayon board president, ang dating board treasurer, ang ngayon board vice president, at ang iba pa nating mga kasama sa board dati, katulad Director Adrian Ramos of Lubo District, katulad nung ating dating director at naging mayor ng Balete, kay Mayor Hidalgo, sa dating director ng Mabini, kay Director Gonzalo Bantugon, kay dating director Attorney Noli Panganiban. Sila ang nakipaglaban para sa tama at para sa ngayon ay kinalalagyan ng ating kooperatiba. 10 taon ang mabilis na dumaan doon sa struggle na yon, hanggang sa noong 2016, that was from 2006 to 2016, halos ilan lamang sila sa ating kooperatiba na nagtulong-tulong para muling maiangat ang antas ng kalagayan ng ating kooperatiba. At noon nga, 2016, ay ibinaba ang hatol doon sa mga iba nating miyembro ng board na nagkaroon ng problema sa NEA. Sumula noong 2016 hanggang ngayon, ang ating kooperatiba ay nasa mataas na antas ng kategorya sa National Electrification Administration. At ang lahat ng iyan ay nanggaling sa pamumuno, sa liderato ng mga taong narito sa ating harapan ngayon. At
At ang ibibigay kong pangalan at magsasalita, siya ang isa sa namuno doon. Nagtaguyod ng mga reforma para mas mapaganda ng ating kooperatiba, ang serbisyo sa kanyang miyembro konsumidores may-ari, at ganun din ang benepisyong natatanggap ng ating kaempleyaduhan. Kaya hindi ko na pakatatagalan, ibibigay ko sa inyo walang iba kundi ang ating kasama, si Congressman Mike Rivera.